And so what's up, what's up guys, I'm back again. I'm Renz Regala, YouTube channel vlog. At nandito na naman tayo sa bagong tutorial natin ngayon. Ang ituturo natin ngayon is how to create a subscriber button on KennyMaster. Sa KennyMaster tayo gagawa ng subscriber button. Sa mga nagtatanong din at nagpapa-shoutout, shoutout sa mga group chat ko at sa mga bago pa lamang na subscriber, eh, shoutout ko po kayo. At isa-isa lang yung ibaba yung mga pangalan nyo dyan para sa susunod na vlog ko, ma-shoutout ko kayo. And mag-i-start na tayo ngayon sa aking vlog. Sana manood nyo ito lahat hanggang huli para may matutunan kayo. And use na magamit nyo siya pag nagmamadali kayo mag-vlog para saglitan lang ang paggawa nyo. Para hindi kayo mahirapan. And start na tayo. And 1, 2, 3, go! Yun nga guys, start na tayo. Pupunta tayo ngayon sa KennyMaster. Hanapin nyo. Kung meron kayo, i-download nyo lang din. Pag na-download nyo na siya, open nyo lang. And punta kayo dito. Paharap natin para medyo malaki. Pababa. Una, punta muna kayo dito sa media. Click nyo lang yun. Yung sa taas. Yan, click nyo lang. And kuha kayo ng background, kung ano gusto yung kulay, pili lang. Pero sa akin kasi black ang ginawa ko. Then pag yan, palakihin nyo lang siya hanggang magkasya yung inyong i-edit na subscriber. And punta kayo sa text and type kayo ng subscribe. Yan. Type ko lang wala sa okay natin siya. Check natin yung kulay, gawin mong red para medyo okay yung background niya. And pag nagawa mo na yung kulay, medyo check mo din. Punta kayo ngayon dito sa gilid, i-drag nyo siya. Then hanap kayo ng yan yung medyo maganda, medyo makikita siya. And animation, kung ano gusto yung design, kung nagpa-pop, slide, left, yan, kung gano'ng kabilis, kung yan, may sizes dyan sa baba, check nyo lang siya. Sa akin kasi, lagay ko lang sa kalate ng 0.5 o 10. And, okay nyo lang siya. And, punta kayo dun sa lettering. Hanapin yung notice serif bold. Yan mo. I-check nyo yung notice serif bold na yan. Pagka-check nyo, okay mo siya. Then, check mo na din yung size ng laki niya. Yan, okay siya. And okay muli. Then play mo. Pag na-play mo na siya, yun ay magiging starting niya. And depende sa anggulo kung saan kayo mag-start. Isa pang text. Punta naman kayo sa emoticon. Yun yung mga ganyan. Hanap kayo ng mga bell. Ayan. Check natin yan. Kung okay siya. Doon kasi usually yun ang ginagamit ko pag gumamadali ako. Maganda din yan kasi pag gagamitin yung mga pang 3D, medyo matagal i-edit. Ito kasi mabilis lang. Use in KennyMaster kasi siya. And pag na-drag mo na siya, pwede mo siyang i-cut sa gitna. So, parang ganito. Punta kayo sa may gunting sa taas. Yan. Yan yung pinakababa. I-cut nyo siya para maputol-putol. And cut ulit. Then, yan tatlo. Yan, iba-ibang transition. Yung nasa gitna, gagawin natin dyan pahaba. Ipantay muna natin siya. Yan, play natin.
cut natin sa subscribe para yung ano niya, transition iba din sa ikalawa. Subukan nating i-play. Unang layer and pangalawang layer. Check natin. So magkakat tayo dyan. Direct. Yung sa gitna ng bell. Gagawin natin dyan is in animation. Hanapin natin. Parang wala. Balik tayo dun sa isa. Flicker. Hanapin natin flicker. Open all. Kaya flicker. Yan yung ano natin sa gitna i-abil. Then pag okay na siya, i-play natin. May iba na siyang transition. First transition and second transition. I-judge kaya lang natin and pahabain natin yung last. Drag ko lang muna sa kita. And tandaan nyo guys, pag gagawa kayo nito, lagi nyo titingnan yung lettering, animation, overall, saka itong out animation para ma-check nyo din siya. Ayan guys, second transition, nag-flick siya. Hindi katulad ng iba, dire-diretso lang ito, nag-flicker siya. And emoticon uli, hanap kayo dyan no, may sign na kamay. Check ko lang para makita nyo. Wait lang. Ayan, nakita ko na. Ayan, yan yung gagamitin natin. So, okay mo siya, drag mo siya kung kulay. Hindi mo na siya papantan kasi hindi siya nagamag. Ganun talaga yung kulay at yellow. I-drag mo siya pababa. Palakihin mo. Ayan. Then, tapat mo din sa thumbs nail na ano, belly. Para mapipig siya. Ayan. And, animation naman tayo. So, lalagyan natin siya. Ito, lalagyan na din natin itong animation. Click natin to. Hanap tayo dito. Drop scale up right. Parang wala, balik tayo. Overall animation uli. Hanapin natin dyan is squeeze. Squeeze tayo. Hindi rin, medyo mabilis. Hanapin natin yung squeeze, squeeze, squeeze. Hindi rin bagay. Ayan, squeezing. Yan na lang para medyo okay. Depende rin sa design nyo. Pili lang kayo na kung anong mas gusto nyo. I-apply na natin siya. I-squeeze na siya na parang gumagawa. And bawasan natin. Pag-play. Check nyo na din guys. Ayan. And okay, cut. Bawasan natin yung haba. Cut muna tayo. And binom stream of the right. Okay, nakat na natin and ulitin natin, play ulit natin, check natin yung haba ng subscribe para magbalance sila, ibabalance natin sila pare-pareho and check natin. Ayun, that is a sample of subscribe nyo. Check natin ulit. And advice ko sa inyo guys, pag gagawa kayo nito is huwag nyo mamadaliin kasi medyo may kahirapan din to, kaya tatimingan nyo lang siya para okay yung kanyang balance. And I hope you like, subscribe, salamat sa pag-watching, thank you, bye bye.